I will give you the treasures and riches stored in secret places. Welcome back mga katiyats para sa ilang minutong pag-analyze ng inyong mga treasure markers. At sa mga bago pa lamang ngayon nakabukas ng inyong YouTube, pakisubscribe sa channel para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. At sa lahat ng aking avid followers and subscribers, shout out sa inyong lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong i-analyze ngayon. Bigyan ng reaksyon itong videong ito. Tatlong video padala ng isang katiyats natin. Kaya sabay-sabay na natin ito i-analyze ng mabilisan. Okay, ito yung parang turtle shape rock na nakatingin siya pababa. Mamaya atin kunin ang eksaktong anggulo niyan sa paghukay. Ito yung hinukay nila under sa baba mismo ng ulo. Okay, maganda naman dyan. Pwede rin dyan pero dapat laki-lagihan ang butas. Okay, ito naman ang century 2 of 3. Pwedeng may laman ito noon. Yan ay hollow 2 of 3. At may hukay na sa kanyang baba. Okay, siya ay old na talaga. Pwedeng meron pa rin yan na natira. Kailangan lang dyan ay magandang gamit na makapag-detect kung meron pa. Mamaya atin rin yan i-analyze kung saan pa pwede dyan. Okay, kasi ang mga ganyan na hollow rock tree ay pwedeng meron dyan. Pwede rin na nagkaroon niya ng hollow sa kanyang sa baba ng kahoy, sa kanyang puno, kasi sa sobrang tanda ay pwedeng magkaganon ang kahoy. Pero meron tayong ibang paraan mamaya sa paghanap ng item dyan. Okay, century 2 of 3, legit marker yan for treasures. Ngayon, puntahan natin tong isang video pa ni Katiyats. Ito yung bato na may mga parang mukha na marka na merong maraming butas. Okay, ang mga butas kapag dikit-dikit yan na marami, yan ay treasure under or treasure inside the rock. Katulad din yan ng kahoy na maraming butas, pwedeng may laman ang kahoy kapag malaking malaki siya. Kung wala sa loob ng kahoy, ay nasa mga ugat nito. Ang bato na ito, kung ito may gawa ng hapon, ang mga codes na binibigay nila dyan ay palaging dalawang dots. Kung napansin nyo, pares-pares siya. Okay, yung una dyan, o, pantay, parehong laki. Ito namang pangalawa, maliit yung itaas. Yan ay treasure under yan. Mamaya din yan i-analyze. Okay, at meron siyang parang yung talian ng lubid. Pero yan ay nabutas yan dahil sa tubig at ulan. Okay, ito naman ang parang mukha na may bunganga na bilog, malaki ang isang mata. Kaya maganda na marker din yun. Ito naman yung nagbibigay ng direksyon na sign, ang bato na may inukit na parang number 7. Yan. Ang 7 ay nagbibigay yan kapag walang kapares na K. Kung merong K, treasure at the back or inside the rock. Kung may K, pero 7 lang yan. Ang treasure dyan ay binigay ng anggulo ng 7. So, pwedeng nasa southwest 20 or 15 degrees. Mamaya atin din ito i-analyze, mga katiyats. Ito naman yung kanyang countersign. Kung yan ay nasa southwest, dyan nasa baba ng bato na yan, okay. Okay mga katiyats, ito yung turtle shape rock na hinukay nila katiyats, ang baba ng ulo. Okay, atin muna i-layout yung itsura nito, nakaganyan yan. At ito yung kanyang ulo at parang may bibig siya na nakanganga. Okay, so
Ngayon, ang tingnan dyan mga katiyats ay ang angulo nitong kabuuan na bato. So kunin ang gitna niyan at i-target nyo ganito, ganyan. Okay, at kung dito man yan tumama na banda ay maganda kasi malapit lang sa inyong hukay. Itong testing nyo naman dito, mababaw pa yan, wala pang 2 meters yan. Kaya ang gawin nyo ay ipagpatuloy nyo to, laliman nyo, pero idagdag nyo tong target line. Itong target line dito yata yan tumama. So dagdagan nyo yan ng ganito, ganyan, paoblong na hukay. 2 meters deep ang gawin nyo na test dig. At kapag meron kayong makitang magagandang itsurang bato, mga markers underground na maganda ang itsura, tulad ng puso, tulad ng ulo ng pagong, ng sapatos na hugis ng mga bato, mukha ng tao, kapag merong mga ganyan ay sigurado na yan na may laman ang tunnel itong ginawa niyong hukay. Ang turtle shaped rock, kapag walang mga paa, ulo lamang, pwedeng nasa harapan lang niya talaga ang item or nasa tiyan niya. Kaya ang unahin niyo ay itong unahan muna ito para hindi mahulog ang bato na yan. Saka niyo na tingnan ang baba niyan, yung sa may tiyan niya dito na banda. Pag tapos na kayo dito mag-testing. Kasi dito kasi ang puntirian yan. Ito pangalawa lang tong under the turtle rock ang treasure. At pangatlong tirada ay ang loob ng bato. Kung yan ay masyadong mabilog na bato, yung likod ng turtle ay pukpukin yun ng maso. At kapag tutunog, pwedeng treasure inside the turtle rock. Okay, ngayon, meron na sa pangalawang video ay itong Century Tuog Tree. Ito, pag makakita tayo nito, akala natin nasa loob kagad. Okay, pwede rin nilagay sa loob ng kahoy. Kaya namatay yan. Magkaroon ng malaking butas dyan. Kaya kung hindi nyo panahukay ang lupa dyan sa ilalim ng, sa loob ng kahoy na yan, yung kanyang portion na may lupa, pwede nyo itestig. Ang problema nga lang dyan ay baka mabuwal, matumba ang kahoy. Kaya kung maghukay dyan ay dito na portion, ay huwag nyong putulin ang mga ugat. Kasi pag pinutol nyo, mabubuwal yan kapag may hangin at baka madisgrasya kayo. Kaya maliit lang na hukay ang gawin nyo dyan, kahit 1 meter lang, okay na ang 1 meter. Kasi kung nandiyan talaga sa ugat, halimbawa ito yung ugat ng tuog tree. Halimbawa, niyakap niya talaga ang sa baba, ang treasure box. So nandiyan lang yan, mababaw lang nasa 1 meter. Okay, pero ang standard talaga ng mga old tree, tuog tree, ay minsan lang meron sa baba, minsan lang meron sa loob. Dumidistansya talaga yan. Kaya tingnan nyo muna, una, tingnan nyo sa itaas, baka merong pako dyan, doon pa sa itaas. Kapag merong pako, kung saan nakaharap ang pako, doon kayo maghukay. Example, dito ang pako, ayan, malaking pako yan. Kung dito yan nakaharap sa east, so sa east kayo maghukay, distansya ng 3 meters to 5. Okay, at kapag wala talaga sa dalawa, sa test dig nyo na 2 meters, kung wala, huling hukay ay 7. Ganyan ang formula, lalo na kapag mga tuog 3. Ang pangalawa ay hanapin nyo ang east. Halimbawa, ang east ay baliktad. Halimbawa, narito ang east. Punta doon ng east. Example lang to, west naman talaga ito, pero example lang to na east. Kung ang east ay nandyan, okay, align kayo sa east, tumayo kayo dito at tingnan nyo ang east. Sa umaga, makikita nyo ang araw, alas 8, makikita nyo yan ng ganyang anggulo. Halimbawa dito yung araw ng alas 8 ng umaga o alas 7,
Kaya ma-align nyo. Ngayon, kung magagawa na kayo ng alignment, ganun din ang gawin nyo dito sa kabila. Okay. Testig kayo dyan ng... Ang magandang distansya talaga dyan ay 5 and 7. Pinakamalapit na yung 3. Okay. So, unahin yung 5, 7 kapag nakaharap kayo sa east. Karamihan dyan, 5 talaga. Yung 7 adjustment lang. At kapag wala sa dalawa, tsaka kayo bumalik sa 3. 3 meters distance galing sa kahoy. Nakaharap yan sa east. Okay, ganyan ang nakita kong pag-retrieve ng treasure sa marker na century 2 og 3. At yun ay nahukay ng mga hapon noon, 1990s. Kaya meron akong formula na ganyan. Okay, puntahan natin ang iba pang signs. Itong number 7 naman. Okay, kung 7 lang yan, ay yan ay direksyon. Pwedeng west siya at pwede ring southwest. Okay, at ang angulo niyan sa southwest, ito yung south. Meron lang siyang angle na nasa 15 degrees. So, galing sa south, ay kumuha kayo ng 15 degrees galing dyan sa bato na yan. Hanapin yung south. Example, ito yung south na linya. Ito naman yung east and west. Yan. Ngayon, given dito ang angulo niya. Ito yung angle niya. Kaya kung sukatin natin yan, approximately 15 degrees yan. So, ang 15 degrees, dyan kayo mag-trace or dyan nyo hanapin ang digging spot. Ngayon, ang distansya niyan, southwest yan, ang distansya ay pinakamalayo ay 7 meters. So, pinakamalayo ay 7. At kung wala sa 7, 5 ang inyong adjustment meters. Ngayon, kung nakita nyo ang merong countersign ito, mamaya papagitan natin. Ngayon, ito ang sukatin yung mga teeth. Saan ba ang mahaba na portion? Itong dito na 7? Portion ng 7 o itong dito? Ngayon, kung mas mahaba itong dito, ang hanapin nyo ay west. Sa west kayo mag-align ng dalawang test dig. Yun ang 5 and 7 degrees. I make that 5 and 7 meters. So, 5 dito, 7 dito, pangalawang test dig. Okay, tingnan nyo sa compass kung ilang degrees ang west. At alignment ng west ang tirahin nyo kapag mahaba ito na portion dito. Ng number 7. Okay, drawing natin dito para hindi magulo. Kapag ganyan, na 7, na mahaba itong sa baba, southwest ang punterian yan, 15 degrees. Ngayon, kung ito ang mahaba, ito ang kanyang pointer at diretso yan sa west, mga katiets. Okay, at ang distansya, ganun din yung 7 and 5 meters. Okay, meron pa palang countersign. Kung halimbawa, nandito yung bato na merong number 7, at kung ang bato na ito, itong bato na ito, kung yan ay tinuturo nito ng 7 na yan, kung yan ay southwest or ang southwest ay narito eh, yan, kung nandito ang bato na yan, yan ay countersign ng number 7 at ang paghukay ay dito mismo sa baba ng bato na ito. Sa baba ng bato na ito ang paghukay kasi siya na ang tinuturo ng 7. Ngayon kung mahaba ang 7 dito at maiksi itong dito, pwedeng ito ang direktang nagturo. At kung nasa west yan, kasi ito yung southwest, kung west ito at yan ay napunterya ng 7, siguradong yan ay countersign at ang hukay ay sa baba niyan. Okay, kasi siya ay final marker to treasure na. Okay, at
Kung meron ng adjustment ito, ay ang puntahan ay ang mahaba na parte ng triangle rock. Okay, pwedeng dito lang yan sa 3 or 5 meters sa harapan. Kung wala sa baba nito, adjust kayo sa tinuturo nitong triangle rock. Ang distansya, 3 or 5 meters. Okay, patuloy tayo. Ngayon, ito yung panghuling ating bigyan ng reaction at analysis. Itong parang dalawang mata, malaki ang isang mata at bibig. Itong sa itaas, parang square yan. Okay, so ito lang ang kunin nyo, ang malaking mata. So align nyo yan. So papunta kayong west. Sa kaliwa natin ang punta nyo. Okay, dahil mata yan, malapit lang yan. 3 or 5 meters ang testig nyo. Diyan sa bandang kaliwa. Okay, sa kanan kung sa bato, kung may kamay pa yung bato, kanan niya yan. Halimbawa, ito yung kanyang kamay. So, kanang kamay yan. Pero kung nakatingin tayo diyan, kaliwa, west. Okay, maraming klaseng mga marka dito. Dalawa-dalawa. Ito, dalawa rin. Parang hugis puso siya. Kung tingnan nyo, mga ganyan. At dito ay, ito'y distansya. So, pwedeng 1 meter lang galing dito. Ito, nagsabi lang to merong item. Kahit bilog yan or puso, nagsasabi din siya na may item, may gold. Ito ay distansya. So, pwedeng sa harapan lang. Isang hakbang lang kasi isang guhit lang yan. At pinakamalayo niyan ay 5. So, 1 to 5 meters lang ating analysis dyan. Ngayon, parehong surface ng bato ay meron ito. Ito sa bandang ano niya. Itaas ay narito. Ito ay mata pa rin. Malalim siya. Bibig. Paulit-ulit. At isang mata na mababaw. So, tingnan nyo kung saan nakatingin to na mata. Kung banda dyan, doon nyo itestig. Gamitin nyo ang inyong insights or third eye or inyong puso. Maramdaman nyo kasi kung nasaan ang item. Ituturo nyan. Ituturo yan ang inyong mga anghel. Kapag malinis ang inyong budhi, ituturo yan kahit sa panaginip, ay bigyan kayo ng panaginip kung saan. Ito kasi oh, mayroong malalim dyan na butas. Kaya mata yan, nakatingin yan. Yan. Tingin ko dyan kasi magkatabi lang yan ito. Ito pala yung likod. Ito yung katabi niya. Yung isa. Sa bandang itaas yun. Kaya pwedeng harapan lang talaga. Ang ano dyan. Merong isang picture dyan na hindi natin nailagay. Okay. Ito naman ka TH ay maganda na marker ito. Ito yung kanyang mata, nag-iisa lang, merong bibig. At ang bibig ay merong parang talian ng PC. Tinatawag yan ng iba na anchor marker. Okay, at pwedeng isuot dyan ang lubid na ganyan. Pwedeng itali dyan. Pero ang nangyari kasi dyan, pwedeng ang totoong marker niyan ay meron talagang dalawang butas dyan na ganyan. Ngayon, dahil sa tagal ng panahon, ay pwedeng dumadaan dyan ng tubig. At sa pagdaan ng tubig ay nabubutas niya ang gilid kaya nagpang-abot yan. Halimbawa, ito yung butas na isa at ito. Sa patuloy na pagpasok dyan ng tubig ay nabubutas siya paunti-unti hanggang umabot siya dito kaya nagiging tagusan yan. Okay, kaya ang kahulugan pa rin yan ay mata pa rin yan. Dalawang mata yan, ito. At nakatingin pa rin siya dyan. Ito nagsasabi ito na mga may item pa rin. Kaya ang bato na yan kanina ay yung mukha na isa ay nasa itaas yun, nagaganyan, bibig ito. At sa banda rito ay meron ding dalawang dot na gaganyan. Kaya nasabi natin na treasure in front talaga. Dito talaga yan sa front. Kasi itong mata dito, yan din yan nakatingin. Ang dalawang dots, nagsasabi siya ng dalawang metros.
distansya yan. Itong mata, pointer pa rin yan. Kung gumamit sila ng, meron pa kasing malaking butas na bilog sa ibabaw, at kung ginamit nila yung malaking butas, treasure on the spot, ay pwedeng pinakamalayo niyan ay 5 meters. Sa ganyan pa rin na direksyon, yung mga tinitingnan ng mata ang siguraduhin nyo, mga katiets. Okay, so yan lang aking reaction at analysis sa inyong mga signs and markers. Sana ay mga gawa talaga yan ng hapon. At kahit na hindi gawa yan ng hapon, itry nyo lang, kasi igaguide kayo dyan ng Panginoon. Kung talagang meron dyan, ibibigay yan sa inyo, mga katiets. Okay, so kayo magpaalam na. Maraming salamat sa inyong panonood at pag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat at paalam na.